live mula sa GMA Network Center. Ito ang Gaming Hot Corner. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan sa Polillo Group of Islands at ang General Nacar sa Quezon Province. Bunsod ng matinding pinsala ng Super Bagyong Carding. Kabilang dyan ang bayan ng Burdeos kung saan unang naglandfall ang bagyo at higit 700 bahay ang nawasak. Nakatutok doon live si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Andrew? Mel, Vicky, ayon sa MDRRMO, tumagal daw ng nasa 5 oras yung pananalasa ng Bagyong Carding dito sa Burdeos, Quezon. Alam mo, Vicky, doon iba-iba man yung mga nakausap natin ng mga residente kanina, iisa lamang naman yung kanilang sinasabi na itong Bagyong Carding daw ang isa sa pinakamalakas na bagyong naranasan nilang nanalasa dito sa kanilang lugar. Sa bayan ng Burdeos sa Polillo Island sa Quezon, unang naglandfall ang Super Bagyong Carding. Sa daan pa lang, tumambad na ang mga nagtumbahang puno, patunay kung gaano kalakas ang dumaang bagyo. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, mahigit 700 bahay ang tuluyang nawasak sa Burdeos. Pinakamarami mula sa Barangay Carlagan, si Aling Rizel na mula sa Barangay Carlagan, bumiyahi pa ng mahigit 1 oras sakay ang bangka para makahingi ng tulong. Lahat po ng bangka doon sa amin ay basag din lahat po. Mga 600 po sir, baka 30 ang natira. Hindi naman ito napigilan na maging emosyonal nang ikwento sa news team ang pinagdaanan. Sa lahat po ng nawala sa amin, kalunos-lunos po talaga sir. Wala pong itinira kahit po pansaing namin na basa. Pagmulat namin, 8 oras sir. Pagkalipas po ng 8 oras, wala na po ang lahat-lahat sa amin. Ang mga bahay sa barangay poblasyon sa Burdeos nasira dahil sa pananalasa ng Bagyong Carding. Isa na rito ang pagmamay-ari ni Rachel. Hanggat hindi po naaayos, waray ko po hindi pa matitiran. Wala pong magagawa at dala ng kalikasan ang kalamidad. Nasira din ang bahay ni Aling Mary Lou, kaya binalutan na lang niya ng plastic para hindi sila mabasa kapag umulan. Kami kuwan, nagtitiis po magdamag kaming narito lang sa loob na mag-ina. Kung talaga hindi na namin kaya, kami talagang aalis. Nahingi ng pambubong ng bahay. Hindi na yung mga financial. Sa kabila naman ng trahedyang naranasan, unti-unti nang bumabangon ang ilang taga-Burdeos. Kinukumpuni na rin ang mga nasirang bahay. Tulong-tulong naman dito ang mga tao. Halimbawa, may kailangan kunin kang karpentero. Pwede tayong makiusap sa kanila basta't nadyan ang materialis. Sa bayan naman ng Polillo, nasa mahigit 20 bahay ang nawasak at nasa 3 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo sa mga pananim. Isa po sa pinaka-affected po dito sa amin ay yung mga nasa coastal areas po ng mga kabahayan po dahil po dun sa storm surge na na-experience po namin. Sa kasalukuyan, hindi pa naibabalik ang supply ng kuryente sa 5 bayan na sakop ng Polillo Group of Islands maging sa ibang parte ng General Nacar ayon sa PDRRMO. Vicky, sa tala ng Quezon PDRRMO, umaabot na sa mahigit 100 milyon yung iniwang pinsala ng Bagyong Carding sa agrikultura dito sa buong lalawigan ng Quezon. Samantala, Vicky, anumang oras ay magsisimula na yung relief operation ng GMA Kapuso Foundation dito sa Barangay Poblasyon, Burdeos, Quezon. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Bumuhos ang pagsaludo at pasasalamat sa 5 bayaning rescuer sa Bulacan na nasawi sa gitna ng kanilang pagresponde sa baha. Nagdadalamhati man ang kanilang kaanak, taos puso nilang ipinagmamalaki ang mga pumanaw na mahal sa buhay. Yan naman ang tinutukan live ni Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, hirap pa rin tanggapin ng mga kaanak ng mga nasawing rescuer yung sinapit nga ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa mga sandaling ito, Mel, dagsa ang mga nakikiramay para sa tinaguriang bayani. Saan
Dawa yan kaming i-dispatch sa San Miguel. Standby na kami doon sa San Miguel, Bulacan. See you. Nakapag-Facebook Live pa ang rescuer na si George Agustin matapos silang i-deploy para sa rescue operation sa gitna ng bahang dulot ng superbagyong Karding. Pero ito na pala ang huling deployment ni na George at ng apat niyang kasamahan. Get to know men! Sinawi balad sina George na nasawi sa kasagsagan ng kanilang rescue operations. Bukod kay George, namatay din sina Narciso Calayag Jr., Gerson Resurrection, Marby Bartolome at Troy Justin Agustin. Si Troy, hindi na masisilayan ang paglaki ng kanyang mga musmos na anak, edad 9 at 2 taong gulang. 6 na taon ng empleyado ng Bulacan government si Troy na napunta na sa iba't ibang rescue mission sa bansa. Ayon sa misis niyang si Jessa, mahal na mahal ni Troy ang kanyang trabaho. Kahit saan ipatapon niya, nagpunta sila ng Porac, Davao, COVID facility. Lahat yan, walang katanggi-tanggi kasi mahal niya yung trabaho niya. Kaya alam ko na masaya siya sa ganyang nangyari. Kasi namatay siya, nagsisilbi sa bayan. Ang kapatid naman ni Narciso na si Ferdinand ni sa hinagap, hindi raw naisip na mapapahamak at masasawi ang kanyang kapatid sa gitna ng misyong isalba ang buhay ng kapwa. Nakaburol sa Santissima Trinidad sa Malolos, si Narciso. Ang rescuer po natin sa Bulacan Rescue ay well-trained po. Kahit po mahirap para po sa akin, kailangan po namin tanggapin ang nangyari dahil ginusto rin po ng kapatid ko na makapagsalba ng maraming buhay. Sa isang Facebook post, binigyan ng pagpupugay ni Governor Daniel Fernando ang mga nasawing rescuers na kumakatawan umano sa lahat ng pinakamabuting katangian ng isang Bulakenyo na higit sa trabaho ang turing sa pagliligtas kundi isang bokasyon ng paglilingkod. Bukod sa 5 rescuer, natagpuan na ng BFP Special Rescue Force Region 3 pasado alas 7 ng umaga kanina ang nawawalang residente ng Barangay Cambio. Kinilala ng San Miguel MDRRMO ang biktima na si Danny Sarmiento, 62 anyos. Sa palayan mismo ng pamilya Sarmiento nakita ang bangkay ng biktima. Kwento ng pamangkin ng biktima, nais daw balikan ng tsuhin ang kanyang motor pero lumakas ang agos ng mataas na baha kaya tinangay ang tsuhin. Hindi na raw kinaya na maisalba si Mang Danny sa lakas ng tubig. Masakit doon yung nakikita ko siya gumaganong-ganong doon. Pamangkin ako dapat. Hanggang sa nakatingin lang ako, nakahawak ako dyan. Si Tito yun ah. Wala na. Hirap naman sa pagbangon ng maraming residente ng San Miguel. Gaya ni Ronald Ortega na ang bahay at tindahan sa gilid ng northbound ng Maharlika Highway na wasak at tinangay ng tubig sa southbound. Sana po matulungan po kami ng mga governor o kaya po si mayor o kahit po si Pangulong BBM po yung na sana po tulungan po kami para po mapaayos yung bahay namin. Mel, sa impormasyong ipinagkaloob sa GMA News ni Weng Chongson, ang pinuno ng DSWD Bulacan, sa araw ng Biyernes ay dadalhin daw sa Capitol Compound ang 5 rescuer upang doon ay pagmisahan at bigyan ng luksang parangal. Yan ang latest mula rito sa Plaridel, Bulacan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Pinangangambahan ng ilang eksperto na magtaas presyo ang bigas sa susunod na buwan. Umabot na kasi sa 160 milyong piso ang pinsala ng Bagyong Karding sa sektor ng agrikultura sa Luzon. Kabilang dyan, ang pananim na palay na malapit na sanang anihin. Narito ang pagtutok ni Bernadette Reyes. Isang araw bago manalasa ang super bagyong Karding, nagvideo pa ang magsasakang si Felix Pangibitan sa kanyang bukirin. Sayang, ang ganda ng palay. Binidyo ko na nga kasi bukas, hindi ko alam kung mananatili ba itong nakatayo maghapon. Hirap talaga maging farmer. Pagkaraan ng bagyo, eto na ang nangyari. After dumaan ni Karding, eto na. Kawawa. Bawi na lang next time. Ayon kay Mang Felix, 2 linggo na lang sanang hihintayin, aanihin na rin ang mga palay. Ang losses po nito, tansya ko, nasa 60% na po. Pero yung
upuan, yung mga dumapa, yung nasa ilalim, wala na po yun, mabubulok na po yun. Isa lang ang bukiri ni Mang Felix sa mga pinadapa ng pagragasa ng Bagyong Cardie. Ang iba, kung hindi nalunod sa baha, tinumba ng malakas na hangin at ulan ang mga pananim. Sa Gamo Isabela, na uwi rin sa wala ang palaya ni Aling Adela. Hindi po talaga namin na-save itong ano po namin, palay po namin ito. Kaya basang-basa po, tumutubo na po. Kaya paano po ang maitutulong po ninyo kayo sa amin para kami po naman ay ano ng ani-ani. Ayon sa Agricultural Development Specialist na si Dr. Fermin Adriano, hindi na raw mapapakinabangan ang mga palay na hindi pa nagkukulay gold kung pinadapa ito ng bagyo. Kasi ngayon, hindi buo yung palay pa yon. So tinamaan sila ng bagyo, nalagyan ng plug, therefore hindi mabubuo yun o mabubulok yun. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 160 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng Bagyong Cardie. Bigas ang pinaka-apektadong produktong agrikultura. Tinatayang 6,571 metric tons ng palay raw ang nasira. Pinag-aaralan ngayon ng DA ang pinsala sa mga taniman sa Region 1 at 2 tulad ng Nueva Vizcaya na maaari raw mapagkunan ang supply ng bigas. Bukod po sa Central Luzon, saan pa po tayo pwedeng kumuha ng bigas papunta dito sa Metro Manila. If we can ensure the sufficiency of supply dito sa Metro Manila, sana po hindi gumalaw ang presyo. Pero tingin ng ilang eksperto, tiyak na raw natataas ang presyo ng bigas. Kahit pa raw hindi na nalasa ang bagyo, kulang ang supply ng bansa. Bagay na kinontra ng DA dahil may buffer stock umano tayo. I think we will see, this is my bold prediction, we will see a price increase in October, a substantial price increase because of that these twin factors of one, inadequate fertilizer application, taking the bad time, we were hit during the bad part of the planting season by a destructive typhoon. Based on the data we have for the quarter 3 and quarter 4 outlook, marami pa po tayong supply. Sa kabila ng pinsalang dulot ng Bagyong Carding, nakaagapay raw ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pamimigay ng mga libreng binhi at paggamit ng recirculating rice dryer para mapakinabangan pa ang mga nabasang palay. Bukod sa mga binhi, maaari rin daw umutang ang mga magsasaka at mga isda na nangangailangan ng financial assistance. Makipag-ugnayan lang raw sa municipal agriculturist o sa regional offices ng DA. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, nanumpa na bilang bagong Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Chief Justice Lucas Bersamin. Tiwala raw ang Pangulo na magagampanan ni Bersamin ang kanyang bagong tungkulin. At yan naman po ang tinutukan ni Mariz Umali. I, your name? I, Lucas P. Bersamin. Having been appointed to the position of Executive Secretary Office of the President. Formal na nanumpa kaninang umaga sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dating Supreme Court Chief Justice Lucas Puruganan Bersamin bilang bagong Executive Secretary ng Administrasyon, kapalit na nagbitiw na si Attorney Vic Rodriguez. Sa Twitter account ni Pangulong Marcos, sinabi niyang tiwala siyang gagampanan ni Bersamin ng buong puso at may dedikasyon ang kanyang tungkulin bilang isang lingkod bayan. Well, primarily it's a trust basis. Sinasabi ng ating Pangulo, he is well qualified to be the Executive Secretary, having put in so many years in the judiciary. He has the necessary legal background and the ability to deal with paperwork. Plus, of course, he is trusted and well qualified for this. Tubong Bangged Abra, ang 72-anyos na si Bersamin ay nagtapos ng abogasya sa University of the East at pangsyam sa 1973 bar exams. Naging hukom ng Quezon City Regional Trial Court, Associate Justice ng Court of Appeals noong March 2003, at siyam na taong naging Supreme Court Associate Justice mula 2009 hanggang 2018. Nanilbihan din siya bilang 25th Chief Justice ng kataas-taasang hukuman mula November 2018 hanggang October 2019 sa panahon ng Duterte Administration. Nang mag-retire ay itinalaga ni dating Pangulong Duterte bilang Chairman at Member of the Board of Trustees ng GSIS, Pebrero 2020. Pagkatapos na makapanumpa, sinimulan na rin agad ni Executive Secretary Bersamin ang kanyang tungkulin sa pagdalo niya sa 10th Cabinet Meeting ng Administrasyon. Kabilang sa tinalakay ang pagtugon ng pamahalaan sa pananalasa ng Bagyong Carding.
Mariz Umali Natutok, 24 Oras. Mabuting balita para sa mga chuper at operator ngayong pinayagan na uli ng LTFRB ang tayuan sa mga bus at modern jeep. Pero may pasaherong nagsabi na kahit naman daw bago pa lumabas yung utos, si dati na rin namang may tayuan sa bus. Nakatutok si Maki Pulido. Nilimitahan ng konduktor sa 10 ang nakatayong pasahero sa bus na ito. Yun lang kasi ang bilang na pinapayagan para sa mga coach-type bus. Sa ilalim ng Memo Circular 2022-17 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kung low entry o low floor bus, pwedeng 15 ang nakatayong pasahero. 5 naman ang pwedeng tayuan sa modern jeep para masunod pa rin ang public health safety protocols. Ito yung isa sa mga measures na pwede nating immediately gawing effective para mabawasan yung waiting time. Para sa mga desperado ng makasakay, kahit paano'y magandang balita ito. Pero hiling ng ilang pasahero, damihan na lang sana ang masasakyang pampublikong transportasyon. Nakatayo sa bus pagdating sa trabaho sa mall, nakatayo din eh. Parang wala nang pahinga. Minsan delikado rin po. Minsan kasi pag yung mga aksidente, minsan na ba, bigla nagkakauntog. Dagdag kita naman ito para sa mga konduktor at bus driver na nakadepende ang take-home pay sa porsyento ng kita ng pinapasadang bus. Pagkulang ang pasahero, walang standing. Mga liit lang yung mauwi namin. Ang pasahero, si Mary Grace, nagtaka raw dahil bago pa man ang circular na ito, may tayuan naman na raw talaga sa mga bus, lalo pag rush hour. Ngayon lang po ba pwede? Kasi nung nakaraan po kasi pwede na po eh. Kasi po kapag ano po, pag gabi na po, kailangan pong magmadali kang umuwi. Kaninang umaga, 7 bus at 2 modern jeep ang natikita ng Interagency Council for Traffic o IACT sa Commonwealth Avenue, Quezon City ng excess passenger violation. May multa yang 1,000 piso. Ang most excuses po ng mga ibang konduktor sa driver, ang alam daw po nila 15. So madalas po ine-explain po namin sa kanila, umaakyat po, sinisili po. Kasi po ang iba, ginagawa po, pinauupo po yung pasahero sa gitna para maitago nila yung ibang nakatayo. Sa ilalim ng bagong memo circular ng LTFRB, pwede rin pagmultahin ng 5,000 piso ang bus o jeepney operator na susobra ang pinapatayong pasahero. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Isang sentimo na lang, 59 pesos na po ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Congressman Joey Salceda, pwede sanang mapigilan ang paghina ng piso, pero hindi ito agarang maisasagawa. At yan naman po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa pagtatapos ng palitan ngayong araw, nagsara ito sa 58 pesos and 99 centavos kada dolyar. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, isang ekonomista, asahan ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar dahil hindi pa tapos ang Amerika sa pagtataas ng kanilang interest rate na ginagawa nila para mapababa ang kanilang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Pinanindigan ni Salceda ang kanyang forecast na posibleng umabot ang palitan sa 65 to 68 pesos kada dolyar. May solusyon daw sana para mapigilan ito, pero hindi raw agarang maisasagawa. May mga structural weakness pa tayo na kailangan i-address. Kulang tayo sa export, kulang pa namumuhunan sa atin, ang taas pa ng presyo ng ating kuryente. Mabagal pa tayo magbigay ng permisya, ayaw mamuhunan dito ang mga foreigners. Ayon pa kay Salceda, lahat naman ng currency ay apektado at may ibang currency pa raw na mas masama pa ang performance kesa sa piso. The Japanese yen is worse than that. Korean won is worse than that. Bangladesh is worse than us. Sa datos ng investing.com na sinuri ng GMA News Research, lumalabas na mula nung mag-umpisang humina ang piso laban sa dolyar noong June hanggang kahapon, mahigit 6 na piso na o 12.5% ang binagsak nito. Mas malaki ang binagsak ng won sa parehong panahon, halos 15% o katumbas ng 184 won. Pinakamababa ito sa loob ng 13 taon. Ang yen naman bumaba ng 11% sa loob ng halos 4 na buwan. Nasa 144 level ang yen kontra US dollar ngayong buwan. Record low sa loob ng 24 na taon.
Paliwanag ng isang ekonomista, hindi lang sa desisyon ng Bangko Sentral ng Amerika nakadepende ang performance ng piso. Isang driver ng movement ng peso is partly yung confidence ng tao sa halaga ng sa ekonomiya natin. Okay? Kaya naman important din na magdala ng magpakita sa mundo na meron din tayong mga plano, di ba? Meron din tayong pang-akit sa mga investors, no? Kasama 'yon sa pag-bolster ng o pag-reinforce ng confidence sa ating salapi. Kabilang sa may benepisyo sa malakas na dolyar ang mga exporter. Pero ayon sa Philippine Exporters Confederation Inc., inaangkat din nila ang ilang raw materials para sa kanilang produkto. Electronics and garments, ini-import nila yung 60 to 70% of their raw materials. So, mataas yung import price nila. Pero, pag in-export naman yung produkto nila, bawi sila dahil mataas naman yung dollar. At yung 30% na indigenous products nila yung galing dito sa yun ang malaking kita nila. Ayon sa ilang eksperto, may benepisyo rin sa local manufacturers ang paglakas ng dolyar. Kapag kasi nagmahal ang imported, maaring lumipat ang mga consumers sa lokal na produkto. Dapat lang daw matiyak ng gobyerno na may sapat na supply. Ang advantage natin dyan, matutulungan yung local manufacturers natin, among others, plus yung agriculture products natin. Nako, medyo mamahal yung apples, mamahal yung mga imported na fruits. So hopefully, mapalitan natin ng mga local fruits. Ang problema ng alala natin, kulang tayo ng supply. Hopefully, makapag-produce tayo ng mas marami para sa hapag sa Christmas, mga local fruits na. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sinertify ng urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 2023 national budget. Sabi po ng Malacanang, ginawa ito ng Pangulo para maiwasan ang anilay pag-uulit ng reenactment ng budget ngayong taon. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Inaasahang maaaprubahan na ng Kamara bukas ang panukalang 2023 national budget. Ito'y matapos sertipikahang urgent ng Pangulo ang naturang panukala. Kapag sinertipikahang urgent ang isang panukala, pwede itong aprubahan sa ikalawa at ikatlo't huling pagbasa sa parehong araw. Ang kalakaran kasi sa magkahiwalay na araw ginagawa ang mga ito. This is why we can say with confidence that we are on track to pass the budget before October 1. After this, Congress will transmit the gab to the Senate, which will have its own version. A bicameral conference will also be done to consolidate the versions of each chamber. Sabi ng Malacanang, sinertipikahang urgent ang budget para maiwasan magkaroon ng reenacted budget o yung pag-ulit ng budget ngayong taon. It's really just to underscore the need to pass the budget para hindi magkaroon ng reenacted budget. It's the same reason. May epekto raw kasi ito sa ekonomiya. Kapag reenacted ang budget, hindi mapopondohan ang mga bagong proyekto at programa. Mahirap ito lalo na para sa mga proyektong time-sensitive tulad ng infrastructure construction. Hindi rin may expand ang mga programa para sa ayuda at health services na susi sa pagbangon natin mula sa pandemya. Natapos na ng Kamara ang budget deliberation sa mahigit 60 tanggapan ng pamahalaan. Bukas may mga sasalang pa, kasama ang Office of the President. Ayon naman kay Senate Committee on Finance Chair Sonny Angara, habang hinihintay nila ang approved budget bill ng Kamara, nakatakda na rin nilang tapusin ang mga deliberasyon ng budget ngayong Oktubre. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ininspeksyon ng mga tauhan ng DPWH ang dike sa Barangay Kadmang Reserva sa Kapangan, Zambales na sinira ng bagyong Karding. Ang mga residente hindi raw maiwasang mangamba para sa kanilang kaligtasan, lalo na pag may tumama ulit na bagyo. At dyan po tumutok si June Veneracion. Nagluluksa ang maliit na barangay ng Kadmang Reserva sa Barangay Kabanggan, Zambales sa pagkamatay ng senior citizen na si Roberto Garcia. Nasawi siya habang sinasagip ang mga alaga niyang baka. Nasaksihan ito ng kanyang anak na si Romel. Tayo ako, bitawan mo na ako. Wala naman, hindi naman niya ako
At malayo na siya eh. Yung tubig po kasi masyadong malakas. May dalawa yung hawak niyang baka. Opo, yung namatay po. Kaya para sa pasilang namatay. Higit 30 baka ang nalunod kahapon ng madaling araw. Lima ang nawala kay Alfredo Panopio. Parang nanghina po ako. Dahil yun po ang inaasahan kong makakaroon ng pera para kung may benta. Eh, ngayon po wala. Lampas 6 na talampakan daw ang taas ng rumagasang tubig mula sa umapaw na ilog sa barangay Kadmang Reserva. Sabi ng mga residente, di raw sana ito nangyari kung hindi nawasak ang bahagi ng earth dike sa kanilang lugar. Sa pagkasira ng earth dike dito sa barangay Kadmang Reserva, nangangamba ang mga residente na baka may sumunod na naman na bagyo o di naman kaya ay malakas na pag-ulan at maulit na naman ang dilubyong nangyari dito. Baka po may buhay po na mawawala. Napakahirap po yun sa amin po, sir. Na-inspeksyon na ng mga taga Department of Public Works and Highways ang nasirang dike. Eh, kailangan ngayon, pagka ganyan, lalo ng kurbada, lalagyan mo ng protection, protective line. Eh, yun, matagal lang gawa yan. Alam mo na, ang tao habang tumatanda, humihina. Ganon din ang mga bagay-bagay. Mula Zambales, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nanawagan ang samahan ng mga pribadong ospital na gawin na muling mandatory ang pagsusuot ng face mask sa labas ngayong tumataas ang mga kaso ng COVID-19. Hindi naman daw magdadalawang isip ang Department of Health na irekomenda yan sa Pangulo kung talagang kinakailangan. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Batid mang may banta pa rin ng COVID-19, mas okay raw para sa pamilya Mangalino na maglakad-lakad ng walang suot na face mask sa labas. Pwede naman po eh. Hindi po kayo natatakot na baka... Hindi, hindi naman po tayo yung talagang naka-ano sa loob eh. Bukod sa magastos, nakakairita din, nakakasuffocate, mahirap suminga. Lalo pag ganito mainit. 2 linggo matapos payagan ng voluntaryong pagsusuot ng face mask sa mga bukas at malalawak na pampublikong lugar, nanawagan ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na gawin ulit itong mandatory dahil tumataas na naman daw ang kaso ng COVID-19. Nakikita po natin na tumataas ulit ang mga kaso. Yung mga symptoms po kasi hindi mga mild lang or asymptomatic. Huwag tayong masyadong kampante. Yes, magmamask pero sana wag na. Malas, malimit ko sa mask. Komportable ako eh. Ay, nag-iingat din ako. Sa datos ng Department of Health, 17,891 ang bagong kasong naitala mula September 19 hanggang 25. 22% na mas mataas kaysa sa naunang linggo. Pinakamataas din ang bilang ng weekly cases sa loob ng 4 na buwan. Nitong linggo, naitala ng Department of Health ang pinakamataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 mula September 1. Sa kaparehong araw, sabi ng Okta Research, 1,600 ang bagong kaso sa Metro Manila. Mas marami raw ito kaysa sa peak ng pinakamataas na bilang noong Agosto na nasa 1,502. Mula 15.7% naman, umakyat din daw sa 18.5% ang positivity rate o bilang ng mga nagpo-positibo sa mga tinetest kontra COVID. Pero nananatiling mababa sa 36% ang healthcare utilization rate. Ayon sa DOH, posibleng epekto ng voluntaryong pagsusuot ng face mask ang pagdami ng COVID cases. Pero paglilinaw ni DOH OIC Dr. Maria Rosaria Vergere, expectedly cases will increase. It is not specific to the mask or optional masking outdoors. It can also be attributed to the increased mobility of the population, to the opening of classes, dun po sa mga hindi pagbabakuna ng mga tao. Hindi naman daw magdadalawang isip ang DOH na imungkahing i-require ulit ang pag-face mask kung kinakailangan. DOH to recommend to the Office of the President, pag nakita po natin na specific to this policy ang pagiging rason kung bakit tumataas ang kaso. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ronjin Solante, 6 na Omicron subvariant ang minomonitor ngayon sa iba't ibang bansa. Although mababa pa ang mga rate nito sa ibang bansa, they have characteristic na pwedeng mataas ang mutation, na pwedeng mataas ang hawaan, at pwedeng makaiwas doon sa mga bakuna, no? Or yung mga antibodies na nakukuha ng mga bakuna.
Kinumpirma ito ng DOH pero hindi pa raw nila ito inire-report para hindi malito ang publiko. Hanggang sa ngayon naman, wala siyang ebidensya that it can cause more severe or more critical infections. Patuloy na paalala ng ahensya, sumunod pa rin sa health protocols at magpa-booster shot na para dagdag panlaban sa COVID-19. Cedric Castillo nakatutok, 24 oras. Personal na nakiramay si Vice President Sara Duterte bilang kinatawan ng Pilipinas sa state funeral ng namayapang si Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Kabilang si Duterte sa nasa 6,000 bisita at kinatawan ng iba't ibang bansa na nagtipon sa Tokyo ngayong araw. Bukod sa dasal at pag-aalay ng bulaklak, nagkaroon din ng 19-gun salute para kay Abe na pinakamatagal na nanilbihan bilang Prime Minister sa Japan. At bago nito, nakapulong ni Duterte si Prime Minister Fumio Kishida sa Akasaka Palace State Guest House kahapon para sa isang bilateral meeting. Habang nasa Japan, nakisimpatya at nagpaabot ng dasal si Vice President Sara Duterte sa mga naapektuhan ng Bagyong Karding sa Luzon. Nakikiramay raw ang bise sa pamilya ng mga nasawi dahil sa bagyo. Nagmanda rin naman si Duterte sa isang video message para batiin ang People's Republic of China para sa 73rd anibersaryo ng pagkakatatag nito. Nagbabala ang Korte Suprema sa mga nanghihikayat ng karahasan na naglalagay raw sa buhay ng mga hukom sa peligro. Inilabas ito ng Korte kasunod ng pagpo-post ni dating NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy ng anilay banta laban sa hukom na nagbasura ng kaso ng gobyerno para ideklarang terorista ang CPP-NPA. Nakatutok si Salima Refrang. Hindi pinalagpas ng Korte Suprema ang mga pahayag ni dating NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy na naglalaman ng anilay banta laban kay Manila RTC Branch 19 Judge Marlo Magdosa Malagar, ang RTC Judge na nagbasura sa kaso ng pamahalaan na ideklarang terorista ang CPP-NPA. Sa isang pahayag, mahigpit na binalaan ng korte ang lahat ng patuloy na nanghihikayat ng karahasan sa social media at iba pang mga paraan na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga hukom at kanilang pamilya. Itinuturing daw itong contempt of court at kanilang gagawa ng karampatang aksyon. Walang binanggit ang Korte Suprema kung anong eksaktong pahayag ang tinutukoy nila. Pero kamakailan, kumalat sa social media ang mga post umano ni Badoy laban kay Judge Magdosa Malagar. Sa deliberasyon ng Kamara kanina sa budget ng DILG, binasa ni Kabataan Partyless Representative Raul Manuel ang anyay post ni Badoy. To quote Ms. Lorraine Badoy Partosa, "So if I kill this judge, and I do so out of my political belief, then please be lenient with me." Tanong niya sa PNP, ano raw ang gagawing aksyon nito tungkol dito? Nilalagay na po sa alanganin ay ang safety, yung security at yung buhay ng judge ng Manila Regional Trial Court. Sagot ng sponsor ng DILG budget na si Nueva Vizcaya Representative Luisa Loren Quaresma. The policemen will investigate, Mr. Speaker, and we will submit to, we'll give a copy to the Honorable Raul Manuel as to the result of the investigation that shall be conducted by our PNP. Kinondena naman ang Integrated Bar of the Philippines sa mga pahayag ni Badoy. Sabi ng IBP, kung pwede raw tratuhin ng ganito ang mga hukom ng walang kalalagyan, tila walang bigat ang batas. Hinihikayat na rin ng IBP ang paggamit sa Judicial Martial Service na magbibigay proteksyon sa mga miyembro ng hudikatura. Patuloy pa namin kinukuha ang panig ni Badoy. Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Walo na ang naitatalang nasawi sa paghagupit ng Bagyong Karding ayon sa NDRRMC. Bukod sa mga ari-arian, malaking dagok din sa kabuhayan ang iniwan ng bagyo. Diyan tumutok si Dano Tingkungko. Matapos ang paghugupit ni Bagyong Karding sa ilang probinsya sa Luzon, tumambad ang kabi-kabilang pinsala sa ari-arian at kabuhayan na naiwan nito.
Sa Nueva Ecija, ilang palayan ang pinadapa ng malakas na ulan at hangin. Ang magsasakang si Mang Marianito, labis ang panghihinayang lalo pat halos 30% lang ng kanyang tanim na palay ang kanyang naani. Yung pong natirang palay na pakikinabangan, ayan, binibilad namin, halos 30% lang natirang buo, yung 70 nasira. Hala, nasira ng bagyo, ang lakas kasi dito. Ganyan din ang naranasan sa ilang palayan sa Samal at Orion, Bataan. Hindi rin nakaligtas ang kabuhayan ng ilang mangingisda sa Dingalan, Aurora. Sa lakas kasi ng mga naglalakihang alon, nawasak ang kanilang mga bangka. Napakalakas. Talagang umiikot yung hangin. Umuugong. Nawasak din ang maraming bahay at sa tala ng MDRRMO, aabot sa mahigit 6,000 bahay ang nawasak. Higit 500 dyan, hindi na mapapakinabangan. Kabilang na ang tahanan ni Judel na tanging tabla at yero na lang ang natira. Inabutan ko na lang pong ganito kanina, kaya kalalabas lang po namin sa may pulilyo. Masakit man sir, kailangan tanggapin na ganito na lang po. Wala na po talaga makagawa. Di ba alin na lang po itong bahay, wag lang po ang mga pamilya. Wala pa rin supply ng kuryente sa probinsya tulad sa Baler na dinagsa ng mga residente ang libreng charging station. May mga ikinasa ring clean-up drive dahil sa sandamakmak na basura na inanod sa Pampang. Sa Kalumpit, Bulacan naman, makapal na burak at putik sa kanikanilang bahay ang nililinis. Nasa 100 individual din ang nananatili pa sa evacuation center sa Sapang Bayan. Nagsagawa rin ng clearing operation sa ilang lugar sa Ifugao, Mountain Province at Nueva Vizcaya. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, higit 16,000 pamilya katumbas ng higit 60 individual ang naapektuhan ng bagyong Karting. Sa bilang na yan, 46,000 na katao pa ang nananatili sa mga evacuation center hanggang ngayon. Umakyat naman sa 8 ang nasawi. 3 ang nawawala. Aabot na sa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura, habang 3 million pesos na ang halaga ng nasirang infrastruktura. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Horas. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 89 days na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami, 24 Horas. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.